Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 10, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement. Pangulong Marcos, kinastigo ang umano'y lihim na kasunduan sa pagitan ni ex-President Duterte at China na nagkompromiso sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Metro Manila Council, mas pinaaga ang oras ng trabaho sa government offices para maibsan ang matinding trapiko. Idil Fitir, ipinagdiriwang sa buong mundo. Bukas po, tutuloy-tuloy na naman yung pambobomba, pagpatay at malamang yung pong kanilang pagsakop mismo sa Gaza. Pero mga kababayang Muslim, nangangambang muling magbabalik ang gera sa Gaza sa pagtatapos ng Ramadan. Vloggers na umeksena kasama ang mga Tarshir, binatikos ng environmentalists, DNR mag-iimbestiga. At patok at budget-friendly na pasyalan, hindi lang pampamilya, pang-pets din. Arat na sa Rainforest in the City. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Biyaheng Amerika na ang Pangulong Marcos para sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, USA at Japan. Bagamat hindi raw focus ang tensyon sa West Philippine Sea, ayon kay Marcos, tsak na magiging critical na issue ito sa summit. Bago tumulak palabas ng bansa, nagpahayag na si Marcos ng pagkabahala ukol sa umano'y sikretong kasunduan sa pagitan ng dating Pangulong Duterte at ng China. Narito ang ating balitang A to Z. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin. Hindi na naitago ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkadismaya sa umano'y lihim na kasunduan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China na tila nagsangla sa soberanya ng Pilipinas. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ayon sa Pangulo, wala pa rin sagot ang mga dating opisyal ng Duterte administration sa umano'y kontrobersyal na kasunduan. Sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Dismayado rin si PBBM dahil sa iba-ibang pahayag ng former Duterte officials. Una nang ibinunyag ni former presidential spokesman Harry Roque na pumayag umano si Duterte sa pagpapanatili ng status quo sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, basic supplies lang at hindi construction materials ang pwedeng ipadala ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, ang barko ng hukbong dagat ng bansa na nakaestasyon sa Ayungin Shoal. Kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. Habang sinisika pa ring maliwanagan ng issue, biyaheng Amerika muli ang Pangulo para sa makasaysayang trilateral summit ng US, Philippines at Japan. Una nang sinabi ng pamahalaan na hindi ito patungkol sa tumitinding agresyon ng China sa Indo-Pacific region. Gayunpaman, The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. The three leaders will announce new initiatives to enhance energy security, economic and maritime cooperation, partnerships on technology and cybersecurity, and joint investments in critical infrastructure. Kabuntot ng trilateral summit ang isinagawang multilateral maritime cooperative activity ng US, Philippines, Japan at Australia nitong linggo.
Ang kauna-unahang malakihang joint patrol ng warships at aircraft ng mga naturang bansa upang itaguyod ang kalayaan sa West Philippine Sea. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines bilang national security concern ang napaulat na umano'y online recruitment ng mga dati at aktibong sundalo ng Pilipinas bilang military consultants. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla, posible kasing target ng recruitment operations na makakuha ng internal military data. Una nang ibinunyag ng cybersecurity analyst at tech editor na si Art Samaniego ang naturang online recruitment. Nagpapanggap itong affiliated sa isang U.S. military advertising agency pero naiuugnay na nagmula sa China. Lumabas naman sa paunang ulat na ilang militar na personnel na ang nagpahayag ng intensyong mag-apply sa recruitment sa pamamagitan ng Facebook. Sa ngayon, hindi na ma-access ang mga recruitment pages habang iniimbestigan pa kung may nakompromisong military data ukol rito. Ipinagdiriwang ngayon ang huling araw ng Ramadan o ang Eid al-Fitr sa buong mundo. Ayon sa Muslim leaders, kapayapaan ang diwa ng Islam. Pero nangangamba silang baka sisiklab muli ang gera sa pagitan ng Israel at Palestine sa pagtatapos ng Ramadan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. March 25 nang ipasa ng United Nations Security Council ang resolusyon na nananawagan ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestinian Militant Group Hamas sa Gaza. 14 na bansang miyembro ng konseho ang bumotong pabor sa ceasefire. Nag-abstain ang Amerika. Ngayong araw, inaasahang mapapaso ang kasunduan kasabay ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng isang buwang Ramadan sa ilalim ng pananampalatayang Islam. Kaya ang ilang progresibong grupo tumulak sa Embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Ito ay upang tutulan ang pagpapatuloy ng giyera sa Gaza, kung saan mahigit 30,000 na ang namatay sa loob ng 6 na buwang bakbakan. Pagtatapos ng Ramadan, kaya simula kinabukasan, bukas po tutuloy-tuloy na naman yung pambobomba, pagpatay at malamang yung pong kanilang pagsakop mismo sa Gaza. Nagkakaroon ng genocide ang Israel at walang tigil na pinapatay kahit yung mga kababaihan at kabataan. At lulusubin yung Rafah. Ayon sa UN at humanitarian group na Save the Children, mahigit 13,000 bata na ang nasawi sa karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang mga buhay naman halos mamatay na dahil sa gutom at sakit. Giit ng Partido Lakas ng Masa, hindi dapat matapos ang temporary ceasefire sa Gaza Strip ngayong ipinagdiriwang ang Eid al-Fitr ng mga kapatid nating Muslim. Dahil lang nais ng grupo, ang permanenteng tigil putukan upang matigil na ang gera. Ganito rin ang alay na panalangin ng ilang Muslim leaders sa Luneta sa pagtatapos ng Ramadan. Anila, lahat ng lahi ay magkakapatid sa ilalim ng pananampalatayang Islam. Aksyonan po natin na may tigil na po yung gera between sa Palestine at between sa Israel. Nang naway mabumalik ulit yung kapayapaan sa ating sa kanila, lalo na dito sa mundo. Sa kabila ng tumataas na bilang ng namamatay sa gera, iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakatakda na ang petsa ng malakihang military strike sa siyudad na Rafah, kung saan nakatira ang 1.5 milyon na Palestino. Sinita ni US President Joe Biden ang hakbang ni Netanyahu at tinawag itong malaking pagkakamali. Hinimok ni Biden ang Israel na pumayag sa karagdagang 6 hanggang 8 linggong ceasefire upang magbigay daan sa humanitarian aid sa lugar, kabilang ang pagkain at gamot. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Dapat parusahan para hindi pamarisan. Ganyan ang panawagan ng netizens online matapos kumalat ang tila paggambala ng isang vlogger sa hayop na Philippine tar sheer. Sa nag-viral na video ng farm boy vlogger mula sa Palomolok, South Cotabato, kitang-kita na pinaglalaruan sa mga kamay ang mga tar sheer. Ayon sa DNR SOC Sergeant, pinakawalan na raw ng vlogger ang naturang mga tar sheer. Kasalukuyan namang iniimbestigahan na ahensya ang insidente. Ayon sa Wildlife Resource
Forces Conservation and Protection Act. Ilegal ang pagtransport, maling pagtrato at pananakit sa mga hayop at may kaakibat itong multa at pagkakakulong. Taong 1998 nang ideklara ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na specifically protected ang Philippine tarsier. Ibig sabihin pinagbabawal ang panghuli, pagpatay, maging ang pagsira sa natural na tirahan ng mga tarsier. Ang mga tarsier ay endemic o dito lang makikita sa Pilipinas. Sa ngayon ay itinuturing na rin silang endangered dahil sa mabilis na pagkaubos ng kanilang populasyon. Ayon pa sa mga pag-aaral, 50% lang ang survival rate ng mga wild tarsier na hinuli dahil nagpapakamatay ang mga ito kapag nasa stress. Hey guys! Yeah. Nanay niya guys! Oh! Oh, doa kamu ka. Aku aneh isa. Aku aneh. Iminumungkahi ni Manila Representative Joel Chua na magkaroon na rin ng warning levels ang inilalabas na heat index advisory ng PAGASA. May halintulad ang mga warning level tuwing may bagyo at iba pang sakuna. Sa pamamagitan kasi ng mga babalang ito, agad maaabisuhan ng publiko at makapaglalapat ng agarang solusyon ang lokal na pamahalaan, lalo na sa pagbibigay ng anunsyo ng mas maaga. Anya, nararapat lang na magkaroon ng kategorya ang heat index level para malaman kung kailan dapat hindi lumabas, magkansela ng pasok at trabaho, maging sa pagpapatupad ng mandatory energy at water conservation. Sa official website ng PAGASA, may caution na ang 27 hanggang 32 degrees Celsius na posibleng magdulot ng fatigue at heat cramps. Extreme caution kung nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius na pwedeng mauwi sa heat exhaustion. Kapag umabot naman sa 42 hanggang 51 degrees Celsius, danger level na ito na posibleng magdulot ng heat stroke kung matagal nakakalantad sa init. Pinakadelikado naman kapag umabot na ng 53 degrees Celsius dahil agad itong magdudulot ng heat stroke. Kaugnay niyan, gumagawa na raw ng paraan ng Administrasyong Marcos Jr. para mapabilis na maibalik sa dating school calendar ang pasukan ng mga estudyante. Ito ay matapos ang panawagan ng ilang grupo na madaliin na ang pagbabalik sa June to March na school calendar para hindi maranasan ng marami ang matinding init ng panahon kapag may klase tuwing Abril at Mayo. Sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr., iko-considera niya ang mga panawagang ito dahil prioridad ang kalagayan ng mga estudyante. Una nang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi maaaring madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar dahil maapektuhan raw ang pagpapahinga ng mga guro at estudyante. Hindi naman sinasabi na hindi natin gagawin before next year or the year after that. Susubukan namin gawin sa aming palagay, baka mahirapan pa tayo. Ngunit hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Dahil sa patuloy na tumitinding init ng panahon, nagbaba na ng kautosan si PNP Chief Romel Francisco Marbil sa mga regional directors na magpapatupad ng body system sa mga pulis na nakatalaga sa field. Ayon sa PNP, makatutulong ang body system para maalagaan ng mga pulis at mamonitor ang kondisyon ng isa't isa sa panahon ng duty. Makatutulong rin umano ito para maiwasan na tamaan ng heat stroke at iba pang sakit ang kapulisan tuwing tag-init. Nakakalat na rin sa iba't ibang lugar ang PNP Health Service para tiyaking nasa maayos na kalagayan ang mga nakadyuting mamang pulis. Sa iba pang balita, nais pakasuhan sa PIDEA ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang mga nagpapakalat umano ng fake news na sangkot umano ang Pangulong Marcos sa paggamit ng ilegal na droga. Ayon kay Gadon, nakasisira na sa reputasyon ng Pangulo ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Nauna nang itinanggi ng PIDEA ang kumakalat na peken dokumento na nagpapakita na nasa watch list ng ahensya ang Pangulong Marcos. Sa chief ng public attorney's office at ng solicitor general na tulungan ang PIDEA na magbalangkas ang complaint para dito.
Ramdam nga sa iba't ibang sulok ng bansa ang libo-libong Pilipino-Muslim na nagdiriwang ngayon ng pagtatapos ng Holy Month of Ramadan, kabilang dito sa Maynila, maging sa Quezon City, sa Danao, sa Davao City at sa Bangsamoro Region. Selebrasyon ng Eid al-Fitr ng pagbabago, pag-asa at pagpapatawad para sa komunidad. Nagpaabot naman ng kani-kanilang pagbati ang Pangulong Marcos at VP Sara sa tinatayang 7 milyong Filipino-Muslims. As we mark the end of the holy month of Ramadan with Eid al-Fitr, may we sustain our commitment of extending compassion, of service and love to our fellows, especially those who are suffering and in need. Kasama ko kayong nagdiriwang sa Eid al-Fitr at sa mapayapang pagdaos ng isang buwang pag-aayuno at pagdadasal. Ang inyong dedikasyon at pananampalataya ay inspirasyon sa ating lahat. Susunod, Pangulong Marcos, pinabibilis na ang completion ng railway projects. 5 bilyong pisong halaga nang nawawala sa ekonomiya dahil sa matinding trapiko sa Kamaynilaan. At gubat in the city with water activities. Patok na pasyalan sa Pasig City. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihain na ng Sergeant-at-Arms ng Senado ang arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy dahil sa hindi nito pagsipot sa mga Senate hearing. Agad na pinuntahan ng otoridad si Quiboloy sa mga property nito sa Davao del Norte, maging sa barangay Tumayong sa Davao City, para ihain ang arrest warrant. Subalit bigo silang mahanap ang itinuturing na fugitive na pastor. Bago ito, mariing itinanggi ni Quiboloy na nagtatago siya at naglalatagpan ng mga kondisyon bago sumuko sa otoridad. Bagay naman na hindi sinangayunan ng pamahalaan. Lumabas sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency na halos 5 bilyong piso ang nawawalang kita sa ekonomiya dulot ng matinding trapiko sa Kamaynilaan. Kaya naman, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinamamadali na nito ang completion ng iba't ibang railway projects para maisayos ang public transportation sa bansa. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Halos kalating milyong bilang ng mga sasakyan ang nadagdag na dumaraan sa mga lansangan sa Metro Manila nitong 2023. Kumpara noong 2021, magmula na magluwag ang COVID-19 restrictions at manumbalik ang face-to-face classes. Dahilan para mas bumagal pa ang travel speed ng mga sasakyan mula sa halos 31 kilometers per hour hanggang sa maging mas mabagal pa na nasa 24 kilometers per hour na lamang. Isama pa sa mga nakapagpabagal ang mga nakatenggang roadworks, infrastructure projects at iba pa. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency taong 2020, umabot sa halos 5 billion pesos kada araw ang itatalang economic cost bunsod ng matinding traffic. Kung hindi raw susolusyonan ito ng pamahalaan, taong 2027, posibleng lumagpas pa ito sa 9 billion pesos kada araw. Kung kahit sa isinagawang traffic summit sa San Juan City, naglatag ang mga gabinete, metro mayors at transport agencies ng solusyon sa matinding traffic. Kabilang narito ang resolusyon ng MMDA na i-adjust ang 8 a.m. to 5 p.m. working hours ng government employees sa mga LGUs simula April 15. Sisimulan po ng LGUs ng Metro Manila ang 7 to 4 work arrangement or 7 a.m. to 4 p.m. work arrangement dahil ito po ay naipasa na sa Metro Manila Council. Malaking bagay din daw kung ipatutupad ang adjusted working hours sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Yung halos 500,000 na nagko-commute na empleyado ng pamahalaan ay makakasakay sa pampublikong transportasyon at hindi na makakaagaw ng pribadong sektor. Dahil dito, patututukan na rin daw ng Pangulo Kalaunan ang pag-decongest sa mga regional offices na nakabase sa Metro Manila. Kuminsan hindi naman patungo sa Metro Manila kung hindi ibang pupunta ang probinsya. Ngunit walang ibang dadaanan kung hindi sa loob talaga ng Metro Manila, ayan na yung traffic. Kaya yung infrastruktura na ating ginagawa, mga bypass, mga malalaking tulay, yung pinag-usapan na Bataan, Cavite, na tulay, that is 32 kilometers. Napakahaba. Ngunit gagawin natin yan upang
ang Manila, malaking pagbawas ng traffic. Paliwanag pa ng Pangulo, dapat na ayon sa finishing date ang Kaliwat-Kanang road repairs, lalo't nakakaambag ito sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Pero ang pinakasolusyon sa matinding trapiko ayon sa Pangulo, ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Sa ngayon, nasa 41% na completion rate ng Metro Manila Subway Project na tinaguri ang Project of the Century. Nasa 85% naman ang MRT 3 rehabilitation, habang ang North-South Commuter Railway Project naman nasa 61% na naayos, partikular na sa rutang Tutuban-Pamalolos. Maring giniit pa ng Pangulo at ang Transportation Department na sa April 30 na ang pinala deadline ng consolidation ng mga jeepneys para sa modernization program. Liban pa sa dagdag ng motor taxi services sa iba pang matataong lugar sa labas ng Metro Manila. Magiging efficient po yung operations ng ating mga jeepney dahil magkakaroon po ng tamang fleet management, tamang dispatch system, no? And susundin po nila yung mga tamang standard para maging safe and comfortable yung experience ng ating mga pasahero. Umapila naman ang transport groups na tiyakin ang maayos na polisiya sa mga ruta ng iba't ibang uri ng public transportation. Sa amin pong hanay, mahal na Pangulo, ang ruta ng jeep dapat po sa jeep lamang. Ang ruta ng bus, sa bus. Sapagkat naapektuhan din po ang aming hanap buhay sa araw-araw. Kanya po kami natutuwa sa pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo ang aming damdamin. Umaasa naman ang pamahalaan na mapapakinabangan ng mas maraming commuter ang efficient na mass transportation sa lalong madaling panahon para hindi masayang ang mga opportunity cost dulot ng matinding trapiko sa mga lansangan sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinaiimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government ang pagkakadawit ng ilang lokal na opisyal sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Interior Chief Benjamin Abalos, bumuo na sila ng task force para imbestigahan ito. Bagamat hindi pinangalanan ni Abalos ang mga posibleng sangkot na lokal na opisyal, nauna nang pinaiimbestigahan sa DILG ni Senator Sherwin Gatchalian ang posibleng koneksyon ni Bamban Mayor Alice Huo at ang Zunyuan Technology Incorporated. Samantala, isinusulong naman ni Senadora Aimee Marcos ang pagkakaroon ng 6 na taon na termino para sa mga barangay official. Paliwanag ng Senadora, masyadong maikling panahon ang 3 taong termino para sa mga proyekto ng mga opisyal sa kanilang barangay. Nakasaad din sa isinusulong na bill na isa sa gawang susunod na barangay election sa huling Lunes ng Oktubre 2029. Nasugatan ng isang overseas Filipino worker matapos masunog ang isang residential building sa Hong Kong. Kinumpirma yan ng Department of Migrant Workers, habang may 13 pang Pinoy na naapektuhan rin ng sunog. Tiniyak naman ang ahensya na nakaalalay sila sa mga apektadong kababayan, katuwang ang Philippine Consulate General sa Hong Kong. Puspusan na ang ginagawang training ni Pinoy boxer Yumir Marshall bilang paghahanda sa pagsabak sa Paris Olympics sa Hulyo. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng timbang at muscle para pumasok sa weight class na 80 kilograms. Mabatid na matapos ang matagumpay na laban sa pambato ng Thailand, agad na nagtungo sa Baguio City si Marshall para mag-ensayo kasama ang ilan pang mga boksingerong sasabak sa prestigyosong Summer Games. Nagtungo na rin ngayong araw pa Estados Unidos si Marshall at iba pang Filipino boxers para mag-ensayo sa Olympic Training Center. Sa aming pagbabalik, arat na at pasyalan ngayong tag-init ang gubat sa gitna ng syudad sa Pasig City. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga
ka-A to Z, talaga namang ramdam na ang init ng panahon. Kaya kung ang hanap ninyo ay refreshing na lugar na hindi na kinakailangan lumayo, abay dumayo na sa isang budget-friendly na pasyalan sa Pasig City. Hindi lang pamilya ang mag-e-enjoy, kundi pati na rin ang ating mga alagang pets. Kung saan yan, halina at alamin sa balitang A to Z ni Lynn Garcia. Akalain mo ba? Nasa gitna ng mga komersyal na establishmento at nagtataas ang gusali ng metro ay mayroong pasyalan na animoy kagubatan na tiyak kahuhumalingan mo. Saan ba ito? Abay, alat na sa May Bunga Rainforest Park sa Pasig City. May lawak na 6.8 hectares ang lugar. Kaya naman, kahit bitbitin mo pa ang buong angkan, sure na mag-e-enjoy pati na ang buong bayan. But wait, there's more! Dahil sa gitna ng kagubatan ay may mga activities na talagang fun na fun. Meron din kaming water park facilities, meron din tayong kiddie playland, senior citizens park, meron tayong freedom park at picnic area. At sa mga pet lover naman, ang bagong tayo po namin na pet park ay open din to public at ito po ay libre pa sa kasalukuyan. Talaga namang ma-e-enjoy ninyo ang pupunta rito dahil free ang entrance at want to sawa ito. Tulad na lamang ni Mami Jing na mula pa sa Antipolo, kasama ang mga chikiting na tuwang-tuwa rito. Bali, di ba walang pasok ngayon, kaya yun, gusto nila mamasyal. Ito yung napili namin lugar kasi may playground niya. Masaya. Kasi marami akong kalaro dito. At hindi nga lang mga person ang pwedeng mag-enjoy dito dahil kahit mismong mga pet, welcome na welcome dito. Pero kung ang trip mo lang naman ay mag-sightseeing, bentang-benta rin ang flower fields na perfect place sa mga prenup at photo shooting. Kasi po, nature lover po kami pareho. And wow, so maganda po kasi yung lugar, maganda yung mga spots po dito, tahimik, mura na siya, tapos malapit lang. Pero kung ang hanap mo ay ma-refresh kontra init ng panahon, pues, lumublob na sa swimming pool. 100 pesos lang ang bayad para sa mga taga-Pasig, habang 150 pesos naman sa mga others. Masaya po. Masaya? So nag-e-enjoy ka ba? Opo. Gusto ko pong maulit dito. Malaki po yung swimming pool, tapos marami pong mga batang nagsiswimming din po dito. Opo. Tapos, sobrang ganda po. Bukas ang May Bunga Rainforest Park, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya naman, ang sigaw ng bayan, para sa balitang A to Z, Lynn Garcia. Mainam siguro mag-aral kung mayroong inspirasyon. Kagaya na lang ng mga architecture students na ito na buong giliw at matyagang tinapos ang kanilang magdamagang thesis work habang kaharap ang walang kapares na ganda ng Mayong Bulkan sa Albay. Panoorin natin ang kanilang time-lapse video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Etty Hilsum. Ayon sa kanya, kung may kapayapaan sa bawat isa, magkakaroon din ng kapayapaan sa buong mundo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!